Sino po yung mga single dito? Single. Last naman. Sa mga single po na babae, pasensya na po kayo, dating na po ito. Kaya? So, itong taong darating dito, yung si Piolo Pascual po nahiya sa kanya. Ay, grabe. Imagine nyo yung si Piolo Pascual nahiya sa kanya. So, ibig sabihin, hindi lang itong taong ito na talaga nagtuturo paano para kumita ng malaki, nagtuturo din paano gumandang lalaki. Guwapo, tama! Pasensya na, huwag niyo masyadong tignan, baka matunaw. So, okay lang ba? Excited na ba kayo? Yes! So, okay na, hindi ko na papatagalin. Sabay-sabay tayong tumayo. I-welcome natin si Mr. Rico! Good morning sa inyong lahat. Good morning! Isang tanong lang po, are you excited? Yes! Diba lagi sinasabi sa atin, kahit magulang natin, kahit teachers natin ng araw, ang opportunity ay lagi nakahanda sa saong laging naka-smile. Yeah. Kaliwa ka na ba? Yeah. Nakasipato na. Nakamas. Ano ngayon? Nakamas. Nakamas? Yeah. At least nakangiti yung mata. Yeah. Eh, nakamas. But anyway, dun po sa mga first time kami na sabi ni Partner Bon, magaling ko ba sa Partner Bon? Yes! Hindi po palakpan natin, Partner Bon. Yung palakpak po ay, di ba nung last Saturday, yung palakpak po ay yung palakpak talaga ng payaman. Yung palakpak ng mayaman. Kasi di ba, karaniwan yung palakpak na walang excitement. Di ba, sabi ko sa inyo, pagpalakpak, palakpak nga tayo ulit. Kasi bakit ito, di ba sabi ko sa inyo, the original Hebrew word for clap is to tear or to slap the ear of the enemy. Ito ho ay pagpalakpak o yung pagsampal dun sa kalaban natin. We have, di ba sabi nila Saturday, ang unang-unang kalaban natin sa labas is poverty. Yes. Tapos yung sicknesses, diseases, viruses, infirmities. Yun yung mga literal, everyday, day-to-day lives natin. Meron tayong, yun yung pinaka-number one na kalaban natin. And the most medicine, o yung pwede natin ipanlaban yan, yung excitement, yung bagay mong pag pinapalakta ka sa China nga. Kaya nauso yung mga firecrackers, hindi naman talaga sa Pilipinas sa simula yan eh. Because the Chinese people believe every New Year, nagpapakuto, nagpapaingay, para daw umalis yung mga bad spirit. Eh, pag nagpaputok tayo talagang mga wala tayo, puro bad spirit tayo eh. Tama ba eh? Sino hindi tatakot sa goodbye Philippines? Tama. Kaya pag naglabas mo, mawawala eh. Habi yung sa, eh, ano ba, bad spirit eh. Hindi lahat kami bad spirit. Tama ba eh? Tama. So, ngayong gabing ito ay sa totohanan lang ko, I just want to be honest. This Saturday, hindi ko talaga dapat ako magte-training because of meeting. Kaya lang, kanina, hindi ko na mapansin yung nakasabay ko sa elevator. Partner, no? Nung nag-usap kami, sabi, good morning, sabi niya sa akin, sabi ko naman, good morning. Sabi ko, buti dito ka, sabi niya, hindi ko kasi pwedeng, hindi pumunta pag Saturday, kasi a-attend ako ng training, para akong sinampal. Alam mo yun, yung dito wala kang ano. So pag-akyat po dito, sabi ko kay Boss Third, hindi ako mag-attend ako ng training. So I opened my laptop, I began to think, ano ba yung dapat? Ano ba yung ano? So I'm praying kangina, bigyan mo ako ng topic. Yung bang topic na yung tutugma? Kasi ang hirap nung impromptu. Kaya lang, bilang tao, di ba sabi ko, preparation is always the key if there is an opportunity. So dahil may mga nakahanda namang module, I pick one best module, na alam ko hindi aksidente ito kung bakit nangyari yung gano'n. Kasi kung nag-prepare ako last night, hindi ito yung topic ko. Pero dahil nakita ko, ako mismo, I myself, nung ginagawa ko, naglalagay ulit ako ng caption,
taipawangin ang mga bilisan. Alam mo yun yung tipong sabi ko, pati ako na-re-refresh. So guys, isa lang po, again, napakaganda ng topic and I know that each and every one of us kailangan itong topic na ito. Kasi talaga nangyayari ito eh, no? Dalawa ko namatay sa pamilya namin, di ba nung Saturday, chewing ko lang. After Monday, namatay ko yung bayo ko, kapatid ng asawa ng kapatid ko. So sabi ng misis ko, grabe naman yung 2020. Sabi ko sa kanya, hindi. Why? Kasi kaya naman tayo nalulungkot pag may namatay, kasi we are not prepared. Yes. But if we are prepared, not only emotionally but financially, sabi nga sa Bible, Hebrews 9:27, it is destined for a person to die once, and after that, the judgment. So ibig sabihin, lahat tayo talaga, dun pupunta. So ang kamatayan, hindi kinatatakutan, ang kamatayan ay pinaghahandaan. Nandiyan mo kayo? Yes! So sabi nga sa Bible, pa, nakalimutan mo yung book, yung chapter, yung verse, mas mabuti para pumunta sa bahay na may lamayan kaysa pumunta sa bahay na may inuman. Grabe, ano? Nandiyan mo kayo? Yes! Kaya sinabi yun, ulitin ko lang. Kumbaga, kangina, pagpunta ko dito, sabi ng may po, kaya mo na ba? Dalawin naman tayo. Sabi ko sa kanya, you know what? Emotionally, I'm down. Dahil mahal natin yung chewing ko. Mahal ko yung bayo ko. But the thing is, life must go on. Yes! Tama? Yes. Kasi ang pinaka-importante, hindi naman yung namatay na eh. Ang pinaka-importante, yung mga naiwan. Diyan mo kayo? Yes! Yes. Ang mabigat, ito eh. Okay lang namatay yan. Tao namatay. Ano nakaligay sa Bible? It is destined for us to die once. But after that, the judgment. Ang masakit mamatay, yung pangarap natin. Diyan mo kayo? Yes! Buhay ka pa, patay na rin pala dahil wala tayong pangarap. So ready na ba kayo? Yes! Ko, nai-intro na ako ni Boss Bon. No? Ako ho ay taga-Bulacan. Sa mga taga-Bulacan mo dyan, hello. Sa mga kapwa ko Pilipino, hello. Dahil lahat naman tayo Pinoy. Yes! Walang Inchek? Yes! Walang German? Bilahi ba? Yes. Wala naman, wala. Pinoy. Okay. So, kangina ho, I'm just, you know, thinking of... Are you familiar with the word apathy? No. So, ito ho kasi medyo malalim yung word ng apathy. Pero sa totoo lang, bawat tao sa Pilipinas, kahit bata, listen, kahit bata, teenager, medyo maedad-edad na o may edad na, nararamdaman ho yung apathy. Kaya kung isang magugulat ka, mamaya napaliwanag ko, nangyari na pala o nangyayari o nag-a-undergo ka pala nito, hindi mo pa alam. So, ibig sabihin, may problema na pala sa'yo dahil nakangiti ka naman, pumupunta ka naman ng office, hindi mo alam, meron ka palang virus called apathy. Pakibasa. Apathy! Ibig sabihin, maraming tao, Luzon, Visayas, and Mindanao, even outside the Philippines, naglalakad, hindi mo alam kung sino nasa ICU. Lagi ko sinisigaw, yung highly healthy people. Sino ba talaga ang may sakit? Yung nasa ospital o yung nasa labas? Labas. Yung nasa ospital, may sakit sa katawan. Yung nasa labas, may sakit sa isipan. Tama. Sino ba talaga yung nakabilang ko? Yung nasa kulungan o yung nasa labas na masama mong galit? Tama? So kung minsan, hindi tinitignan kung ano yung circumstance ng buhay mo. Hindi tinitignan kung saan lupalop ka nahandun ngayon. Hindi pinag-uusapan kung nahandito ka ngayon. Baka mamaya isipan mo na sa bahay nyo na. Ano yes. Kayo? So ibig ko sabihin, minsan, one time, I was invited to at least attend a seminar. It is a religious seminar. So, nasa 3,000 na congregation. So, punta ko ako. It so happened na isa po ako sa meeting speaker. Pagpunta ko namin, medyo bulubundukin. Kung napunta na ko kayo ng North Sagaray before. So, medyo bundok-bundok. Tapos, yung mayayamang tao, nagpunta. Eh, naririnig na lang isa ako si speaker. Ngayon, sabi ng isang mayaman, pangit naman pagkaganap ang lugar. Sabi niya, hirap yun, malamok dito pagkagabi. Kasi alam mo, yung pagka-training. Doon sa pinakapangit na lugar, tama? After a few days, ganun na sabi, hirap. Hirap matulog, yung higad, mayaman eh. Matigas yung hinihigad. Yung una, siguro, hindi naman talagang kagandahan. So talagang wala akong narinig sa inyo, hindi pangit yung lugar. But you know what? After my talk, listen, thank you, miss. Ay, thank you, Diego. Kay po. Sampu na yata utang ko sa'yo, no? Lista ko lang. At may listahan tayo dyan. Pero yun ko, after my talk, so talagang
Bala po ako ng bala. Kasi ako ho laging real to. I do not get my my training kung ano yung nabasa sa libro, kundi ano yung nabasa sa Bible. Tapos from there, hindi naman dahil sa nagaano ako ng religion. Kaya lang, di talaga ginagawa. Diba, gumukuha ng quotation kay, diba, kay Confucius. Ako, kung nakailigaw ko lang, di ba kumukuha ng mga quotation sa Bible. So after kong mag-talk, nung medyo gabi na, parang meron kaming socialization, merong dinner, naka-formal attire sila. Alam mo, sabi niya, "This is the most wonderful place I've been." Sabi ko, "Bakit, ma'am? From the first day to the second to the third day, it is the worst place." Alam mo, sabi niya, "You know what? Doon sa pinakapangit na lugar, doon ko nakita yung sarili ko. Ako pala yung mas pangit kaysa lugar." Yan mo kayo? Yes. Sometimes, deep inside na, sakala mo okay ka. Pero sa totoo, you are rotten inside. Nabubulok na yung loob natin. Andiyan mo kayo? Yes. So kung minsan, nakangiti tayo, but deep inside us, we have a problem. Andiyan mo kayo? Yes. Kaya, pinak, di ba sabi sa inyo last time, ang pinakamahirap na sagutin ay yung pagtianong ka ng kamusta ka na. Okay lang. Tama mali? Karamihan mo sa Pilipinas, doon sa design, na pag nagkita, magkaklase, nagkita, kamusta ka na pare? Eh, nakakaraos pa din. Hindi tayo makanong, okay na okay, pare. Bihira ka makakita na ang sagot ay talagang positive. Lagi karamihan, pare, eh, pandemic ngayon eh. At lalo ngayon, pag nagtanong ka, kagaya nung patay yung tsuhin ko, patay yung bewa ko, nakikita kita, huwag ka ka mag-ana. Pag nagtanongan, pare, kamusta ka na? O pagkamagana, kamusta ka na? Ito, hirap na yung mga parito. Bawal eh. Laging gano'n. Laging yung sagot, may naikati. Tama? Tama. One time, di ba? Nas nga ko ito naman sa inyo. O, binrate ako ng girl lalo. Yeah. Diba natin, eh, mamahalin tayo. Ayaw niya sa mukhang mga ano eh. Artist time eh. Sige. Sige, sige. Siyempre, mga lalaki, pag tayo mapagmahal, talagang dinididin na. Pag tayo, hindi natin nagustuhan ang giniligaw natin eh. Kaya nagkita ko kami, nagne-network na ako. Kinamusta din niya ako. Sabi niya sa akin, kamusta ka na? Ang sagot ko, mas mabuti kaysa sa'yo. Are you still here? Yes! Hindi ko malimutan. That's true, ha? That's true. Hindi ko ako nag-exaggerate. Kumbaga parang nabigla ako na mas mabuti kasi sa'yo, ito talaga mukha naman, sabi niya. Kasi nung kami noon, wala namang Facebook eh. Matter of fact, late na ako nung mag-join sa Friendster. Nabunan yung Friendster? Yes! So, kaya nung nagkaroon ng Facebook, hindi ko alam, nakikita na pala niya yung account ko, profile ko. So nakita ko kami, no? Eh yun yung sagot ko talaga, nabigla rin ako eh. Kamusta ka na? Sabi sa, mas mabuti kasi sa'yo. Hindi ko sinasadya. Dala lang talaga ng inyong nasa puso ko that I know I'm much better nung magkakibali kami. Yes. Yes. Lumabas ho yung totoong Rico after the storm. Lumabas ho, dati ayaw na ayaw ng tao pag dumarating tayo sa puntong nahihirapan. Walang sinong tao ang magkagusto ng hirapan. But you know what? That hardness will define you to become the real you. Yes. Pag nakuha mo lang sana yung real purpose kung bakit kailangan kang maghirapan, malalaman mo hindi pala dapat pinagsisisihan. Di ba naalala niyo yung kwento ko? Yung butterfly. Doon sa mga first time, I will just say it anyway, doon sa mga nakakalam na, okay lang din. Di ba one time, isang bata na napakahilig, na makita niya yung caterpillar muna. So talagang, pagdating sa National Geographic Discovery Channel, wala siyang ibang gustong gusto, passion niya na yun, na talagang pag nag-YouTube, tinatay pa niya the life of the butterfly. So lagi siya nanonood. It so happened one time, nakita niya sa loob ng bahay nila dahil naglagay ng halaman yung nanay niya. Nakakita siya ng caterpillar. Sabi niya sa sarili niya, "Uy, someday, somehow, magiging butterfly to. And I will document." Sabi niya, titignan ko talaga kung totoo yun natin sa National Geographic. So naganda na siya kaagad ng tripod, naganda siya ng camera.
So, araw-araw, tinitignan niya yung caterpillar na yun. Dalawang kain ng kain yung caterpillar ng leaves. Sabi niya, darating ang time. So, hindi siya naiinip. Pag-gising niya sa umaga, instead breakfast, takbong agad, titignan niya, hindi pa. One day, nakita niya ngayon, nagbibuild na ngayon yung nagiging cocoon. Sabi niya, ito na yun. Ito na yung nasa TV. Magkukukun, tapos darating ang time, magiging butterfly. Lalo niya ngayon yung ano, sabi niya, tinitignan pa niya yung gigabytes ng ano, yung memory ng cellphone niya. Kaya pa, nakadocument. Ngayon, pag-gising niya kinabukasan, nakita niya, nabibiyak na yung cocoon. Sabi niya, mami, eto na. Ano yun? Magiging butterfly na yung caterpillar. Tinitignan niya mabuti. Ngayon, nung inaabangan niya na, nabibiyak unti-unti yung cocoon, umabot ng 30 minutes. Hirap na hirap yung butterfly lumabas. Yung bata, with a compassionate heart, sabi niya, nahihirapan yung butterfly. Ang ginawa niya, tinulungan. Yung pinyak yung cocoon. Ganyan, parang hindi naman naman, lumaglag niya yun yung butterfly. And listen, all the rest ng buhay ng butterfly, hindi nakalipad. Why? Sabi ng mami niya, anak, kailangan mahirapan ng butterfly, lalo na yung pakpak niya. Kasi pag nahirapan niya, lumalabas yung mga oil na magpapatibay sa pakpak. Ang ginawa mo, senior cut mo yung process. Tama ba? Tama. So, imbes mahirapan, hindi na nahirapan habang buhay naman na imbalido. Tama? Sabi niya, ganun pala yun. Sometimes, nagagawa natin, gusto natin shortcut. Ayaw natin mahirapan. Kaya nangyayari na nangyayari sa buhay ng tao. Wala na normal pa lang mahirapan. Nandiyan mo kayo? Yes! Kaya kung nahihirapan ka ngayon, bumalakpa ka na. Bakit? Kasi nasa proseso tayo. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, sa lahat ng pinakamahirap, Supremacy International ang pinakamadali. Yes! Muli na natin. I will read, you analyze. Apathy is a lack of feeling, emotion, interest, or concern about something. Yung palang apathy, ito yung nawawalan ka na ng damdamin, ng pakiramdam. Nawawala na yung emotion mo o yung interest mo. Diba nung unang-una kang nag-pay in sa supremacy, ni hindi ka mapigil-pigil ng magulang mo pumunta ng office? Yun. Bumabahana eh. Gagalit na yung asawa mo. Bakit? Nagdadala ka sa babida. Makatawid ka lang. Tama muli. Tama. Ngayon, bandang muli, nagulat ka na lang, palakpak tayo ng palakpak, bigla na lang mawawala yung pakir para magpupunta ka dito sa pilit pa. Yan. Pupunta ka dyan dahil kailangan eh. Yan. Sabi ni upline eh. Yes. Pero wala na sa agustuhan mo, wala na yung feeling. Matarapak, wala na yung interest mo. Yes. Nangyayari? Yes. Tapos, hindi ka na concerned. Parang come what may. Kumita hindi, okay lang. Nakuha ko naman yung product. Balik naman eh. Naka-QSB naman ako eh. Yan. Hello? Hi. Most of the time, maraming tao ganon. Ang tindi ng pagkagusto sa una, after that, apathy will come. Sabi dyan, it is a state of indifference or the suppression of emotions such as concern, excitement. Pakibasa! Excitement! Nung una, pagpupunta dyan, kahit na-traffic, kahit pagod na pagod, kahit gutom, nakangiti. Grabe, apply! Sarap na naman ito, apply! Tama ba rin? Tama. Nung tumagal, hindi mo na makikinita eh. Tara! Hindi na mamansin. Nandiyan mo kayo? Tama. Nawawala ng excitement. Hindi na motivated. Yung tipo bang lahat ng gagawin niya, mabigat na sa kanya, hindi na motivated eh. Wala na yung passion. Nakakamatay yung apathy? Yes! Ang problema, nakakamatay kaso hindi mo alam, nanahantong ka na. Tama. May pay-ins wala, okay na lang sa atin. O kung ngayon ka lang nag-pay-ins, hindi ka pa nag-pay-ins, hindi ka pa member, kung minsan, nakikinig ka ng mga training na ganito, wala lang sa'yo. Bakit? Kasi nga, wala ka namang emotion pa. Kasi hindi mo nakikita may problema. Ang tao, lalo ang Pilipino ganito, pag nalaman niya may problema, tsaka lang siya humahanap ng solusyon. Yes. Andiyan mo kayo? Yes! Diba sa lang, inuulit-ulit mo.
Kaya lang tayo naghahanap ng pera para pambayad ng kuryente, puputulan lang kasi tayo. Kasi handyan na yung mamumutol, tsaka ka lalabas, mali pag inumuna ko ng 1,000, mapuputulan na kami. Ano sabihin ng kapitbahay mo, eh ba't di ka magumahat ng paraan ng ano? Eh isang buwan yan eh, tama mali. Ibig sabihin, 1 month, hindi mo, kasi hindi mo alam na may problema, may babayaran. Although alam mo may babayaran, binabaliwala mo kasi wala ka namang pakiramdam doon. Handyan mo kayo? Yes. So kung minsan meron kang magugulat ka na lang, lalo sa mga patay, lalo nung patay ang tuhin ko, bayo ko patay. Tsaka lang ang sabihin, sana yung buhay ka, gano'n, no? Tapos na! Kaya napakasarap ang tao, lalo sa Supremacy International, proactive. Kasi maraming Pilipino ngayon reactive. Handyan na yung problema, tsaka lang magre-react. Yan. Kasi lockdown na, tsaka maghahanap ng pera. Lockdown na eh. Kaya pwedeng extra income para may pera kami. Samantalang nung walang laptop, pwedeng mag-extra income. Hindi ginagawa. Tama. Mali. Mali yun eh. Tama mali. Fraud ka pa. Tama. Mali. Pag ganyan na yung problema, tsaka natin nahanapan ng solusyon. Mali. Parang mayroon pang tanong ng tama. Mali. Diba? Nakawala na natin yung excitement. Reactive nga kasi tayo. Sabi nung hitlong nung kapatid ko, sana pala, yung bayan mo, pa-check up, nung malakas pa, may sakit na pala siya sa puso. Sabi ko, mat ngayon na, patay na. Yan mo kayo? Yes. Diba, Dok? Dapat laging ano, no? Dok Lynette? Dapat proactive tayo. Kahit malakas ka pa, papacheck up ka. Yan mo kayo? Yes. Yung magpapunta ka lang, sa lakas mo, sabihin ng doktor, saan talagal mo? Papacheck up ko kayo. Bakit? Eh, paano mo isa-tawa? Kasi karating mo sa doktor, eh, may tama rin. Huwag mo na kung hindi mo yan. Excitement in life. Naalala ko nga ho, nung nakita ko si Apjorgen Gonzalez nag-post sa FB, sabi niya, do today what your body will achieve in the future that you will thankful dun sa sarili mo. So nato, gaining surface siya. Nagulit yung asawa ko eh. Ano nung sabi kita, hindi dadadad ako. Dapat sila maging concerned. Tama. Yes. Kaya nga yung minsan yung gamot sa commercial. Sa totoo lang, pag may pinakikita mga gamot sa puso doon, hindi mo lang pinapansin eh. Tama. Kasi hindi mo lang alam na kailangan mo yun. Tama. Pero pag nakaramdam ka na, yung sumakit at nandiyan mo. Diba? Tsaka nga maghahanap eh. Hindi mo kayo? Yes. Pagka hindi mo kailangan, kahit ina-advertise sa'yo. Kaya maraming tao ayaw sa networking. Tama. Kasi hindi na nakikita ang kailangan nila. Bakit lumakas ang online selling yung pandemic? Noong pa may online selling, pero maraming tao, hindi pa, walang tiwala dyan. Yeah. Eh, nung kailangan na, lahat na nang i-o-online, kahit diyan, in-online na. Handa na kasi pangangailangan, nag-react na lang tayo. Guys, listen very carefully. Before it's too late, you have to be aware na kailangan mo si Supremacy International. Yes!
never. Why? Life is too short, my friend. Yes. Sino mag-aakala na kilang malaki ho katawan ng bayo mo? Kung makikita nyo ho, batak ho sa trabaho yun. Malakas. Kung sasabihin naman na hindi pinapawisan, grabe yung trabaho nila, pawis na pawis din naman. But you know what, my friend? Life is too short. Ngayon, wala na. Ayan ho kayo? Yes. Ngayon, dun sa mga, hindi ko na babalik, ang haba pa lang. Ito na ang tamat eh. Ito na ang apak eh. Haba pa lang ito. Ito na dapat yung bulan lang eh. Yung mga taong may apak eh, yan ay mga walang reaksyon. Yung pagka, sana! Nakita mo ba sa katabi mo, di ba? Pagkakalong yung apply. May mga batas na nakapaikot pag hindi mo, law of gravity. Kung hindi ka naniniwala dyan, tumatong tayo mamaya ng sabay dyan sa third floor. Habang magpapupong pala. Yari ka kayo. Tama. Hello? Hindi ako niniwala sa mga lola yan. Hindi punta tayo sa Makati, pinakasal.
sabihin yung tanim pa yung sabay. Guru, magbaba kayo, tutulong ka na. Pag sinanding lo, pangyayarin. May tinatawag na lo, buoyancy. Meron tinatawag na batas ng pagkulog. Tama? Yes. In a certain point, magbubuyan talaga. Diyan mo ngayon? Yes. Yung law yun. So, may tinatawag na law of respect. Yes. That what you respect, you will attract. Kung ano nire-respeto, tingnan niyo to. Sa amin sa probinsya sa Marilong, Bulacan. Anong pagulog? Ay, nakakala ko, kuyentihin na ako pa ngayon eh. Nakaka-interest na ako, kuyentihin na pa. Pag-pengin na itong bibir pa rin eh. Okay. Diba? Sa amin nung sa Bulacan, natutunan mo yung bata pa lang. May mga tao talaga, nagganit-nagganit sa aso yung bato. Babak! Alam niyo, pag yung uso sa amin dati, sumpit eh. Nandiyo na kapag nasumpit. Yes. Yes. Talaga. Musong-muso yun eh. Eh, may bata sa amin, may nakatali yung aso, tinitira ng titi na munggo. Naku, yung aso, parang Bakit? Gabi na. Ano pa kailan nang hawawan mo yung gabi na to? Wala ka alam na
gabi malas yun. Pag nakakita pusang itim, nakuwi tayo, bakit itim yung pusa? Awawa yung pusa. Itim lang. Itim lang. Itim lang. Balik tayo natin. Nasa lubo ka ng pusa. Nakaitim ka. Sabi sa'yo, malas. Patay na pati. Pilipino na pakihilig maniwala sa pamaning kasi walang interest sa buhay. Hindi na lang yung mga bagay-bagay. Tama. Sabi ko sa kapitbahay namin, alam mo na ito, wala? Bawal pala kung patay mo sa ikot ko ng bahay. Nang walang first go. Sabi ko, gano'n? Umayin! Kaya na naman! Hindi siya makapaniwala. Isip pa siya! Dahil magaling lang sila. Tama. Hindi dahil sinipagan lang nila. Hindi dahil matyaga sila. Mundo na mismo gumawa ng kataanan para makuha nila yung gusto nila. Why? Totoo yung sabi ni Lao Tzu. Listen. The world makes way to a man who knows where he is going. Yes. Pag alam mo yung gusto mong puntahan, kung ano yung alam mo, kung alam mo yung gusto mong mangyari sa'yo, kahit wala kang resources, kahit wala kang galing at husay, listen, kusang darating sa'yo yung opportunity at nakahanda ka kasi may interest ka. Kaya yung mga tao walang nangyayari, hindi dahil wala lang ginagawa. Wala silang interest. Wala silang gustong mangyari sa buhay nila. Kaya congratulations Supremacy International members, leaders. Then alam ko from the very start you join Supremacy International. You have your own interest. Yes. Apathy is directly connected to the word discouragement. Diba sinabi ko sa inyo last week, merong apat, pero ngayon ginawa kong tatlo na dahilan bakit nadi-discourage yung maraming Pilipino o maraming networker. Una, hardness of the way. Dati silang interesado. Nung mag-join sa Supremacy, lahat ng sabihin ni Upline, gagawin. Kaya lang, habang ginagawa na, diba, hindi pwedeng hindi muna mahirapan? Kasi pag hindi ka nahirapan, nagugulat ka na lang, nababaliwala yung kinikita mo kasi hindi mo pinaghirapan. Are you still here? Yes. Are you with me? Yes. Ngayon, pag humihirap na, nawawala ng interest. Yung discouragement, pumupunta sa pagiging walang interest. Eh, hindi na. Baka naman, okay na yung trabaho ko. Kahit pa paano. Pumasok ako, pag-uwi ko, 5:37. Eh dito, hirap pala. Isipin mo, pupunta akong every Saturday, 6 ako training. Mahirap pala. Kailangan mo pang gumawa ng prospecting. Gano'n kayo? Yes. Pag nakita na na mahirap, nagkakaroon ng apathy, kasi ang nakita yung hirap. Ang hindi na
nakita yung dulo pagkatapos ng hirap, nahando ng napakaraming sarap. Yes. Yes. Hello? Hi! Kaya maraming tao, yung mga hindi mapitawang kagad yung pera nila pag yumama na. Kasi pinaghirapan nila yun eh. Tama. Yan mo ngayon? Yes. Pangalawa, difficulty of the task. Bibigyan ka ng assignment ng apply mo. Tayo naman din tayo mag-yes apply. Kasi ang hirap naman. Ano ba, sabi nila apply mo? Ipakilala mo siya sa harapan, yung kabang-kabang ito. Hindi ko alam ako kung nabi ko sa harapan ngayon. At sabi, yoga na pumunta sa office. Bakit? Utusan akong tumayo. Tama? May mga tao naman, biro mo ako yung hirap na hirap. Iba yung tatamasa. Ang tagal naman mangyari ng pinapangarap ko dyan. Bakit? Kaka 3 years na ako, brad. Hello? Tanungin niyo yan sa mga nag-retire na Pilipino after 65 long years of working kung may nangyari. Sa amin sa probinsya sa Marilao, Bulacan, there are a lot of people who resign. Ang nasabihin, kailangan pa nila magtrabaho kasi patuloy ang gastos sa bahay. Wala rin nangyari. Delay din yung fulfillment. Sabi ng SSS, Social Security System, 2% lang ng nag-retire na Pilipino ang well-off. Nung tanungin ng E.C. Nielsen bakit well-off o mayaman, kasi may negosyo. Yung mga nag-retire na walang business, walang fallback, sila yung bibili ng tricycle, retired na, imbis ma-enjoy yung retirement, na tricycle. So, minsan, pag nakikita natin tatlo na yan, madi-discourage, pupunta sa apat. Ang networking is not a better process. Naniniwala kayo? Yes. Yes. Yung networking, hindi naman talaga basta napakasarap lang. Kasi kung gagawin natin ganito ang networking, yung basta sarap lang, madalas mawala. Kaya kanina dito ngayon, because God Himself grants something in your life. Do you believe? Yes. Yes. Ang maganda, gumagamit kasi ang Diyos ng mga kaparaan, ano, channel. Ang unang ginamit ng Diyos, Supremacy International. At pagpasalamat mo sa Diyos, na naimbita ka ng upline mo. Ko nung araw, sabi niya, Rico, ayaw mo man sa akin bilang upline, maniwala ka sa hindi, ako binigyan ng Diyos sa'yo. Hello? Hi! Kasi, nung ako mag-network, hindi naman ako nagkaroon ng chance mamili ng upline. Kasi, hindi ko naman alam na kung sino nag-invite siya maging upline. So, ang tikas ng puso ko talaga sa mga upline nung araw. Ang katwiran ko, may kanya-kanya tayong alam eh. Kanya-kanya tayo ng galaw. Kasi may interest ka. Kaya yung mga tao walang nangyayari, hindi dahil wala lang ginagawa. Wala silang interest. Wala silang gustong mangyari sa buhay nila. Kaya congratulations Supremacy International members, leaders. Then alam ko from the very start to join Supremacy International, you have your own interest. Yes. Apathy is directly connected to the word discouragement. Diba sinabi ko sa inyo last week, merong apat, pero ngayon ginawa kong tatlo na dahilan bakit nadi-discourage yung maraming Pilipino o maraming networker. Una, hardness of the way. Dati silang interesado. Nung mag-join sa Supremacy, lahat ng sabihin ni upline, gagawin. Kaya lang, habang ginagawa na, di ba, hindi pwedeng hindi muna mahirapan? Kasi pag hindi ka nahirapan, nagugulat ka na lang, nababaliwala yung kinikita mo kasi hindi mo pinaghirapan. Are you still here? Yes. Are you with me? Yes. Ngayon, pag humihirap na, nawawala ng interest. Yung discouragement, pumupunta sa pagiging walang interest. Eh, hindi na. Baka naman, okay na yung trabaho ko. Kahit pa paano. Pumasok ako, pag-uwi ko, 5:37.
Eh, dito, hirap pala. Isipin mo, pupunta akong every sa atin ako training. Mahirap pala. Kailangan mo pang gumawa ng prospecting. Gano'n kayo? Yes. Pag nakita na na mahirap, nagkakaroon ng apathy, kasi ang nakita yung hirap. Ang hindi nakita yung dulo pagkatapos ng hirap, nahando ng napakaraming sarap. Yes. Yes. Hello? Hi! Kaya maraming tao, yung mga hindi mapitawang kagad yung pera nila pag yumama na. Kasi pinaghirapan nila yun eh. Tama. Yan mo ngayon? Yes. Pangalawa, difficulty of the task. Bibigyan ka ng assignment ng apply mo. Tayo naman din tayo mag-yes apply. Kasi ang hirap naman. Ano ba, sabi nila apply mo? Ipakilala ko rin siya sa harapan, yung kabang-kabakin. Hindi ko alam ako kung nabi ko sa harapan ngayon. At sabi, yoga na pumunta sa office, bakit? Utusan akong tumayo. Tama? May mga tao naman, biro mo ako yung hirap na hirap. Iba yung tatamasa. Ang tagal naman mangyari ng pinapangarap ko dyan. Bakit? Baka 3 years na ako, Brad. Hello? Hi. Tanungin niyo yan sa mga nag-retire na Pilipino after 65 long years of working kung may nangyari. Sa amin sa probinsya sa Marilao, Bulacan, there are a lot of people who resign. Ang nasabihin, kailangan pa nila magtrabaho kasi patuloy ang gastos sa bahay. Wala rin nangyari. Delay din ang fulfillment. Sabi ng SSS, Social Security System, 2% lang nang nag-retire na Pilipino ang well-off. Nung tanungin ng E.C. Nielsen bakit well-off o mayaman, kasi may negosyo. Yung mga nag-retire na walang business, walang fallback, sila yung bibili ng tricycle, retired na, imbis ma-enjoy yung retirement, na tricycle. So, minsan, pag nakikita natin tatlo na yan, madi-discourage, pupunta sa apat. Ang networking is not a better process. Naiiniwala kayo? Yes. 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 Yung networking, hindi naman talaga basta napakasarap lang. Kasi kung gagawin natin ganito ang networking, yung basta sarap lang, madalas mawala. Kaya kanina dito ngayon, because God Himself grants something in your life. Do you believe? Yes. Yes. Ang maganda, gumagamit kasi ang Diyos ng mga kaparaan, ano, channel. Ang unang ginamit ng Diyos, Supremacy International. At pagpasalamat mo sa Diyos na naimbita ka ng upline mo. Ko nung araw, sabi niya, Rico, ayaw mo man sa akin bilang upline, maniwala ka sa hindi, ako binigay ng Diyos sa'yo. Hello? Hi! Kasi, nung ako mag-network, hindi naman ako nagkaroon ng chance mamili ng upline. Kasi, hindi ko naman alam na kung sino nag-invite siya maging upline. So, ang tigas ng puso ko talaga sa mga upline nung araw. Ang katwiran ko, may kanya-kanya tayong alam eh. Kanya-kanya tayo ng galaw. Mali pala. Kasi dito ho, we have to work team. Yes. Yes. As a team. Kasi hindi lahat ng bagay alam natin. Hindi lahat ng bagay alam natin at kaya natin. We need somebody. Diba? Ano yung kinangat sa religion subject? Subject ng araw, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. Tama yun eh. Ngayon, much power, much responsibility. Listen, pag ang kita mo 537 pesos lang isang araw, mag-login ka lang, pag-logout mo 537 yan. Pag, ang pinag-uusapan sa Supremacy International is not only 537 or 600 pesos. You are talking about millions of pesos. Tanggapin mo na yung katotohanan na pag milyon ang pinag-uusapan, naturalmente meron talagang kaakibat na mas mataas na responsibilidad. Hello? Hi! Hindi pwedeng wala. Kahit yung mapromote ka lang sa posisyon eh.
Nung dati, trabahador ka lang, naging supervisor ka, mas mabigat ang magiging trabaho mo. Tama. Naging manager ka, mas mabigat. Naging lead man ka, mas mabigat. Hello? Hi. Kasi too much power lies too much responsibility. Yes. So habang tumataas din yung gusto mo, tumataas din yung dalawa na to. Habang nangangarap ka magkaroon ng sariling bahay at lupa, habang nangangarap ka magkaroon ng sariling sasakyan, nangangarap ka magkamotor na hindi na ikaw umamantli, listen, nagkakaroon nito. Ganun din naman pagka kumuha mo. Mamamasada ka, mamamasada ka, mamalit. Ako bigat, hindi ka nga nagmamasada ka, magkakasakit ka sa bato. Sa atay, bakit? Alin ka buka? Eh, na-COVID ka ba? Ako sa, ano kayo? Ganun din eh. So habang kinukuha mo yung mas pataas, dun dumarating yung kailangan mong trabawin. Yes. Yung mga kumita, nagka-kotse, nagka-motor sa gantong industriya, lalo sa supremacy, pinit nila yung number one at number two. Yes. Are you willing? Yes! Yes. Parang ayaw na eh. Alam nyo, pag sineseminar yung mga nag-a-abroad, ite-training sa COA, minakausap, ganito sinasabi ng ibang ite-training ko. Handa ka na ba? Malaki kikitain mo sa Taiwan. 25,000 per month. Lalayo ka sa misis mo, sa mga anak mo, okay pa sa'yo. Anong sabihin ng mga Pilipinong OFW? Kaya ko po yan. Para sa kanila naman po yan. Tama ulit? Tama! Napakayat yung 25,000, babalik natin niya yung dalawa na yan para sa 25,000. May hanggang bro? Yes. Yes! Marami! Pag dine-training yan, kahit yung mister niya o yung asawang babae, mag-uusap niya. Dati, hindi ako nagpatalag ko. Oh, bakit? Magsasawdi ka. Oh, bakit? Nire-re pa mga lalaki. Oh. Para sa inyo to. Tama ba? Mahirap? Mahirap. Nakakalungkot? Yes! Bakit may nag-agro? Pera. Sa supremacy, Diyos ko, hindi ka lalayo sa pamilya mo. Tama. Pwede mong isami. Tama. Tama? Hindi 25,000 ang pinag-uusahan pa. Million eh. Yes. Kaya nga pag narinig nila to, yung mga ayaw, nagkaka-interes sila. Ang talong wrong. Di mo. Eh, hati ko yung kaparto mo. Tomo. Kasi pag nabuksan, kailangan pala, biro mo ako mag-a-abroad, magtatrabaho. Matter of fact, before, pag mag-a-abroad ka, mayroong placement fee. Yes. Before, if I'm not mistaken, nung bata ako, pinakamura na yung 150,000, Saudi o Middle East. Tapos sasabihin sa'yo, kailangan magpatubo ka ng digote, nakabalbasa. Bakit? Kasi pag wala nire-repe, ayaw talagang tumubo, paano gagawin? Doon na, mahirap na yun eh. Pero parang kagaya ko, tumutubo mo, hindi talaga yung marami. Eh syempre, bata-bata ako, gusto ko magkaroon din ako ng ganda. Ngayon, kung ano uso, i-uso, meron tayo, tama? Tama. Ngayon, so uso, Pinoy? Yes! Pag may sipon ka rin? Yes! Uso, eh. Mayroong uso yan. Tama ba rin? Tama. Tama ba rin kayo, ah? Mamaya magkaka-interest kayo dito. Tama. Kasi habang lumalaki, yung biro mo, ang kukunin mo, milyon, tapos nasa pamilya ka, may responsibility. Yes. Tanggapin mo na, pag sumali ka sa Supremacy International, may response. Pero kung titignan mo buti, mas maliit yung responsibility kasi dito ka magtatrabaho. Yes. At hindi trabaho, negosyo. Hawak mo ang? Yes. Pag sinabi ng anak mo, pwede ka ba dad pumunta mo sa bahay kasi graduation ko? Eh dad, negosyante ka. Pwede! Ngayon nagkatrabaho ka, bro. Anak, padala mo yung picture sa MP, ha? Tama! 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 Ganun talaga ginagawa eh. Yes. Kaya sa totoo lang, pag pinag-aralan mo yung Supremacy International, tayo din yung
Salesman ka. Nagkaagul sa Marawi. Habi mo ba mo doon ka sa Marawi? Buk naman eh. May responsibilidad? Makakatagi ka sa boss mo? Hindi. Yeah. Pag may responsibilidad ka, nagagawa mo nga yung mga hindi bagay, mga bagay na hindi mo na ginagawa. Biro mo, bahana. Boom, may pato. Habi mo, biro, boom, boom. Pero ba? Walang maka-absent sa inyo pa rin. Pati buong di maka-absent. Kasi may responsibilidad. Eh dito, if it is a matter of life and death, listen, if it is a matter of life and death, then sabi kaya, blind, talagang importante na. Kasi buhay-buhay ang pinag-usapan. Hindi mo na kung abot na kami. Pwede! Huwag kayo nang dadahilan na, ha? Kasi talaga, meron kang gagawin importante, pero totongit na ba? May mga ganun ba? Yes. Wala. Wala. Kala ko, meron pa rin eh. Time and timing. Maraming Pilipino, ang lagi salita, yan ako pag nagka-oras. Ay, pag nagpanood, kung ano problema dyan eh. Hindi naman yung time ang pinag-uusapan dito eh. Sa mga hindi pa member, kung pumapasok man sa isip at puso ninyo ngayon na hindi yung pa-oras, mali ho yan. Hindi ho na sinasabi kung gusto mong sumali kayo. Ang pinag-uusapan sa buhay yung timing. Dahil pag hindi mo na timingan, lalagpasan ka ng opportunity. At kahit kailan, magmula ng bata tayo hanggang ngayon, yung lolo na lolo na lolo na lolo natin, isa lang sinasabi, kahit kailan, hindi mo maibabalik yung oras. Ito ho pinag-uusapan. Kasi maraming Pilipino, ang kasabihan ganito, time is good. Mali yun eh. I will just correct it. Timing is gold. Yes. Bukas na yung oras pa rin eh. Tama mali? Tama. Anong oras ngayon sa inyo? 8:10. Tama? Yes. Alas 8:10. May alas 8:10 bukas? Yes. May oras pa rin bukas. Ang pinag-uusapan hindi yung oras, yung timing. Baka ngayon ang timing eh. Kaya lang sinasabi natin, hindi, pagdating ng panahon. Kasi alam mo, may darating pa rin panahon. Kinatama niya, pagdating ng panahon. Hindi yung panahon. Ang pinag-uusapan, ulitin ko, hindi yung panahon, kundi napapanahon. Napapanahon na ngayon, yung pagsali at paggalaw mo sa supremacy. Yes! Looking for time. We have plenty of time. Tomorrow morning, may 8 a.m. Nakulog, hindi ko mundin pa oras, may 8 a.m. pa sa buhay mo. But it is not time that is important. It is the timing. Baka kasi bukas, hindi na timing. Yung mga kakausapin ko, nakausap na ng iba. Pagdating mo nito, bakit natin ito? Nasa prospect list kita. Alam sabi ng kaibigan mo, na-timingan ako eh. Tapos ka na! Ano ba rin? Na-timingan siya eh. Kailan sasali sa supremacy? Ngayon! Dapat ganun. Kasi yung timing ang pinag-uusapan, hindi yung time. Everybody has time. But the question is, what, where, and when? That is important. It is the timing. Baka kasi bukas, hindi na timing. Yung mga kakausapin ko, nakausap na ng iba. Pagdating mo nito, bakit natin ka nito? Nasa prospect list kita. Alam sabi ng kaibigan mo, na-timingan ako eh. Tapos ka na! Ano ba rin? Na-timingan siya eh. Kailan sasali sa supremacy? Ngayon! Ang pinag-uusapan, hindi yung time. Everybody has time. But the question is,
what, where, and when is the proper timing. Kaya nga ako, pag nasabi nila sa akin, ano yung ano mo, moto? At ito yung mga klase ko, time is gone. Sabi ko, mali! Sabi, teacher ko, bakit? Ma'am, kasi kahit bukas may oras eh. Pero ba't kailangan ngayon gawin? Iba yung bukas sa ngayon. Tama. Ibang-iba. Hello? Sorry, hindi mo na ako a-attend ng training. Kasi meron pa namang pe-training pa naman yan eh. Hello? Hindi na pe-training ko to. Diba na? Na-timingan mo yung ito training? Tapos ka ngayon. Tama mali? Tama. At is the classic example. Timing. Pag nagka-oras, sabi mo sa kanya, yung bayo ni Rite, na-timingan eh. Pero kayo, boss, gusto mo ma-timingan? Timingan mo na. Ganun dapat. Ganun kayo? Yes. Yes. If you want 1 year of prosperity, glory. Pag gusto mo rin maging prospero sa gana ng isang taon, lang kapalag. May mga kaibigan mo akong magsasaka sa Marilo, Bulacan. Pag nagsaka yan, halos isang taon, puno ka ba niya? Nung araw, ha, ewan ko lang ngayon kasi hindi na ako nakakapag wala na akong kamag-aaw na magsasaka. Sabi dito, if you want 10 years of prosperity grow, yung mangga ho, it will take you at least 20 years to grow mango trees. Pero pag napalaki mo na yan, bunga na lang ng bunga yan. So mga 10 taon, masagana yan pag inalagaan mo yan. But guys, listen very carefully. If you want 100 years of prosperity grow, grow, people. Ito pala yung totoong negosyo. Hindi yung grain, hindi yung puno. Kung gusto mong, alam mo, si Henry C, hindi niya negosyo yung kung ano binibili mo sa SM. Ang totoong negosyo ni Henry C, tao na mamimili sa kanya sa SM. Yes. Gusto yung sample? Yes. SM lang ba ang mall? Yes. Sky Mall. Hintayin nila yung Sky Mall na yan. Lahat tayo nasa Sky. I will just give you a classic example about growing people. Henry C, when he developed yung business sa SM, he doesn't think of the product ng coffee, sugar, o yung mga mamimili or yung bibili. Hindi. Ang iniisip ni Henry C, eh tao. So hindi din pag-usapan, dapat mas maraming paninta para mas maraming tao. Hindi ganun. Kaya ginamitan niya, meron mo bang Ayala Mall? Yes. Robinson? Yes. Ano pa? Shangri na mall. Amin tayo sa Star Mall. Robinson. Papunta ng Sky Mall niya. So, merong SM. Itong si Ayala, hindi niya inisip to. Inisip din, pero hindi maramihan. Hindi niya palalakihin niya. Hindi yung palaramihin yung group. Kasi nasa class A siya. E sa pyramid, 5% lang ng tao sa Pilipinas ang nasa klase. Hello? Yeah. Ngayon, si Robinson naman at si Shangri-La, nasa isip niya yung class B at class C, which compose at least 25% of the society. Hello? Yeah. Si Henry, si iba, then alam niya, Chinese proverb eh. I want to grow people para mayaman ako. Kaya kahit patay na si Henry, si buka yung legacy niya, listen. Sabi ang gagawa ko ng mall na kahit class B hanggang 1 class, negosyo ko. Tinong kayo? Yes.
Hindi nga bawal sa SM pumunta ka na nakashoot eh. Yes. Yes. Pag pumasok kay Alex, ang alam niya, ang kapkap sa iyo, grabe na. Ang iniisip ni Henry C, pare-pare sa product yan eh. Kung ano team niya, may kilipin natin niya ganun eh. Kaya ang sabi ni Henry C, I want to grow people. Hello? Hi. Kasi hindi siya natin eh. He wanted, Henry C wanted at least 100 years of prosperity. Ang maganda, hindi nga nangyari lang yan. Why? Naipasa pa ni Henry C sa apo ng apo ng apo ng apo ng apo ng apo ng apo niya yung prosperity. Because you grow people. Sa negosyo ng supremacy, you will grow people like Henry C. Gusto? Yes! Yes. Nagkaka-interest ka naman? Yes! Dog, tapatan tayo. You want 100 years of prosperity? Yes! Will you grow green? No. Will you grow trees? No. What will you grow? People! Ang negosyo ng supremacy ay parang negosyo ni Henry C. Sa mga hindi pa member, I will explain to you. Natin na detailed manner. Kaya kayo na andito ngayon. Kasi mayroong someone na nag-invite sa'yo. Yes. Darating na pag ikaw member na mag-i-invite ka rin, you will grow people. Yes. Why? Ang gusto natin, 100 years of prosperity. Ito yung totoong mayroong financial security. Na kahit mag-pandemic pa ng 2 beses, tuloy-tuloy ang negosyo mo sa supremacy. Yes. Manalak doon ng tao, pero mangangailangan pa rin ng tao ng pabango. Yes. Mangangailangan pa rin ng kape. Yes. Hello? Hi. Doon nabuksan na si Sky Mall. Yes. Nasa bahay lang naman, tapos lumabas siya, baka may mapo dito. Eh, may Sky Mall. Yes. Andiyan kayo? Yes. So, maniwala kasi hindi, kung wala kang interest na magkaka-interest ka, bakit? We are talking in Supremacy International not only 1 year, not only 10 years, but we are talking about 100 years of prosperity. Do you believe? Yes! Even Henry C, yung mga kamag-anak sa China, hindi makapaniwala na magiging legend. Ganun din ang nasa isip ni Mark Zuckerberg. Nauna ba si Friendster? Yes. Nauna? Ngayon, nung makita ni Zuckerberg yun, tao pa rin ang pinag-uusapan. Kaya lang, nung time na yun, very limited lang ang pwedeng sumari sa Friendster. Why? May age limit eh. Naalala niyo dati nung unang-una? Yes. Hindi ka tatanggapin pagka ang edad mo, binaba mo ng 12 years old. Tama? Yes. Eh ngayon, may sumasari sa taon eh, bakit nadadaya edad eh? Andiyan mo kayo? Yes. Ang inisip ni Mark Zuckerberg, kuhanin ko na lahat ng society. Hello? Hi. Wala pa ang messenger dati. Noon, para makatawag ka sa tao, kailangan mag-load talaga. Typical load. Hello? Nakita ni siguro niya, nakita ni Mark Zuckerberg yung VOIP. Voice over internet protocol. Ito yung pag may internet ka lang, listen very carefully. Nakita ni Mark Zuckerberg, dating ang time, tao ang negosyo talaga. Bakit? Yung VOIP, pag may kamag-anak sa ibang bansa, mahal ang overseas call. Yes. Umuubos tayo ng 500 cards sa cellphone para matawagan mo lang, dear. Kamusta ka dyan, dear? Ayan mo kayo? Yes. Binagas na ang bangload? Yes. Sa Pilipinas ka lang makakita, nag-survey ang AC Nielsen, merong 30 pesos yung isang hour. Meron kang 30 pesos, wala kang almusal, wala kang load. Ano unahin mo? Load. Pag-indi, yes. Tama mali. Tama. Yung VOIP, pag meron ka niyan, it is an application before, meron siyang ano, parang modem, basta may internet ka lang, you can call your relative all over the world, free. Yes. Ang daming na gabi. Tao. Ginawa ni Mark Zuckerberg, hindi mo nakilaman ito. Basta may data lang. Messenger. Apply ka lang messenger. Nasa Italy, pardon. No, gusto niya sa Italy, malamit pa dyan. Oo, oh, ang dami. Ano ba mo? Data lang din. Yes. People. Pag tinignan mo utak ng mayayamang tao ngayon, they are not looking for the product.
Yes. They are looking for people. Yes. Ano sila ang sinapin mo? Sa FTP? Ano ang hanapin? Tao. Tao eh. Abihas. Tama? Tama. Hindi ka excited ah. Tao. Tama. Kasi sabi nila, kung gusto mo raw maging matagumpay gaya ng matatagumpay, kopyahin mo ginagawa ng matagumpay. Yes. Ano ginawa ni Henry C? Pare-pare sila nagtayo ng mall. Kaya lang, hindi Ismaya lang, siya hindi niya inisip tao eh. Kasi, dito, mayayaman ko. Walang tupo niya na hindi kaya magbayad. Amen? Kaya magbayad yan. Kasi, mga credit card ito. Bayad yun. Paper malagay. Si Robinson lang, tanyan, eh, lalo ito. Ito, mga middle class to. Kahit na paano, ito, pinakamal na pera sa bulutan. 5,000. Ganoon kasi, kala ka rin. Ito kasi, cash test to. Pag may nagustuhan yan, ipirma lang yung sekretary kasabay niya. Iaalong na ng banko yan. Pirma na. Ito, hello. Ito naman, ito yung mga tipong mga 5,000 pababa ang pera niya. Kaya pag may nagustuhan niya, gano'n. Eh, si Erickson, hindi gano'n. Tama? Ang hinahat ni Erickson yung kahit walang pera, nung sa mga, ikot ko. Hindi niya, si Mark Zuckerberg, iba sa ginawa ng Instagram, ng Twitter, pag-social eh. Ako, ang hirap na ito mag-post sa Twitter, hindi ko makasagot sa kundi. I-click mo na. Pumunta ka na lang sa grupo mo siya. Magtatawa. Naka-iPhone din. Huwag mo sabihin, HOTA! Alam ko na, bumangunan niya ka. Hindi ko, ako yung pinalitag ko lang. Pag may, pag nag-ganyo, di ba? Iba. Eh, pag may iPhone, matigit iba-iba na pas ng ano, cellphone eh. Pero pag ato na ng cellphone mo, ha, titit, hindi mo nilalabas. Tomorrow.
tingin na sa Instagram. Akala ko natin ko rin WhatsApp eh. WhatsApp? I don't know. You don't know WhatsApp? I don't WhatsApp. Ganun pa rin. Application din pala yung WhatsApp na yan. Pati WhatsApp ah. Nagawa tayo Pilipino? Okay ka lang? Okay ka lang? Okay lang. Tama? Hello? Hi. Ganun pala dapat ang negosyo. Tao ang titignan mo kung sino ang pwedeng mga sumali sa'yo. Tanong. Sabi ng Coffee Federation of the World, almost 25 million cups in the Philippines alone ang nakukonsume ng isang ng Pilipino na kape. Tangtaw. 25 million cups. Ano binila? Yung cups na nanggaling sa Figaro. Mahal-mahal. Mahal. Ibig sabihin lang, napakahilig ng Pinoy sa kape. Yes. Binawal na ng doktor. Nanay, ha? Bawal na kape. Pag wala nakakita, simple yan. Tama ka rin? Tama. Iba kape. Diba yung aroma nun? Meron siyang caffeine eh. Yung addictive ano, diba? Doon mo yung trapper din. Kaya kahit ayaw mo talaga, pag hindi ka nakapag-kape, diba? Tumingi-yers na akin. Tara, may kape ba tayo? Yes! Eh, dinagdodok mo natin kape natin eh. Bakit? Kasi krema siya. Hindi mo ka ng kape. Oo! Na! Kasi ito yung negosyo natin eh. Kung ayaw ng kape, sigurado wala ng tao. Gustong awin araw siya eh. Yung amin araw ako, lapit, walang ganun. Pag nakapabang yan, usapang na ganyan, yung iyahang kape mo. Hello? Hi! And ladies and gentlemen, right now, kaya timing, almost 98% ng Filipino, just recently, sa CNN News, naghahanap ng negosyo, listen, na ang puhunan daw, 20,000 pino. Yan, 98% ng Pinoy buong Pilipinas naghahanap daw ng negosyo. Pagkatiyan nila, magkano mong negosyo kaya? Pati siya 20,000 pino. Magkano tayo? 98! Timing! Huwag mo na tanungin, isa ka ba sa 98%? Huwag nagkano ka na! Hello friend, bakit? May isa sa balita 98%? Isa ka ba ron? Huwag mo na tanungin ganun! Habi mo na kaada sa kanya, mayroong negosyo! Mababa sa 20 feet! Kikita na minan! Gusto! Sabi na ako! Kasi timing! Pag sinabing timing, hindi na magdadalawang isip yan. Ang hirap yung dalawang isip, iisa naman isip natin! Hirap! Dalawang isip mo, isip mo, isa lang! Huwag nga! Ano ka kaya nga dalawang isip dyan, tanongin mo na sa'yo, ilang isip mo? Hindi ka tapos dalawang isip mo. Hindi naman yun. Hello? Hi! Yun ang sinasabi ko, pag negosyo, pinag-usapan, tignan mo agad si Henry C. He doesn't look for the class game. He doesn't look for the class B and class C. Matter of fact, ginagawa ang SM, iniisip na agad. Kahit magbuti, huwag lang may dalang isiputnik, pwede. Tama? Tama. Yung negosyo natin, walang hinipili. Yan ang mayroon? Yes. May tricycle driver, may dating cruiser Jollibee. Tama? Lahat na yata ang pata dito. Ako, dati ang Orbis na. Para kayo yung maliwana. Pag artista talaga tingin niya sa akin, kontrabida naman. Lahat ng klaseng tao nasa supremacy internet. Ang nanay, magiging nanay pa lang, nananayin. Lahat na yata. Kasi yun talaga ang data. Kaya may biga, huwag ka na mag-iisip. Tanggalin mo na yung apathy.
dapat maging concern ka ngayon, hindi lang sa iba, sa sarili mo na lang. Kailangan mo to. Ang tanong, kailangan mo ngayon, hintayin mo tayo? Hindi. Ano dapat hintayin? Timing. Kailan yung timing? Ngayon. Ngayon. Pag nagpatulog-tulog ka, tapos ka. Tama. Hindi naman tapos yung kwentong huwag tamat eh. Tama? Hindi tapos yung kwento lang eh. Ah, may tapos yun. Kama nga, wala na yung bunga. Nakakuha na ni Pedro. Hindi ka kaya nga. Akin yan, lintay ka na. Eh, na-timing ako. Tama ba rin? Tama. May kapit-bahay ka, Erong eh. Kaya naman natin dapat kuha niyo ba yan? Kasi yan. Sabi ko, pagtulong niyo, Erong. Tama ba rin? Tama. Kasi pag kinumayan, gising ka, jari ka. Tama? Tama. Yan ho yung negosyo natin. Sa mga first-timer, nakaupo pa lang ngayon, hindi kayo tinawag para magkapera sila. No! I will reiterately tell you, in-invite kayo para makasama kayo para maging prosperous na rin buhay mo. Yes! Isipin ko na lang, meron ditong 10 na hindi pa member. Times 12, 9, 80 ba? 88. 88. Magkano yan? 129,000. 129,000. Magkano ba tayo per month dito? 600. Ilan ang empleyado? Pinagkakawa po ang yung perang ibabayad nyo, unang pahose, binabayad nung may-ari nito para magpapaganda ng buhay nyo. Ito ho, ilalabas mo kasi hindi kailangan ng kumpanya. Kaya mo ilalabas siya kasi kailangan mo lang ilabas siya. That is the law of giving. You will not receive anything if you don't give something. Kung ano lumabas, iyon ang babalik. Naglabas ka ng pera, anong babalik? Pera. Parang yung check. Pag naglabas ka ng malaking puhunan, naglabas ka ng malaking puhunan, liit. Naglabas ka ng laway. Laway. COVID. Hindi gano'n. Eh, talaga, laway naman. Isa't grabe pa nga eh. Plema. Eh, nagkamali ba ka? Oh, tuto ko yan. Akala niya, game eh. Gutom pa ng plema. Guys, yung 12988 na ilalabas sa inyo will not go anywhere. Kasi kung makikita nyo lang ho yung vision at mission ng kumpanya at ng may-ari, would you try to imagine sa dalawang pumasok na tao sa'yo, 12,000 din ang atanggap nyo? Tama. Kayo ba nagbabayad ng kuryente? Hindi. Yung aircon na? Hindi. Internet connection. Yeah. Ilan mo yung cashier? Yeah. Ako, si Buster. Tama? Alam niyo naman agad pagkarating tayo ng hinayar. Kaya yun ito, kung maglalabas mo, sabi, kakapera kasi. Kaibigan, ako naman magkasabi. 20 plus years na ako sa industry ng networking. Wala ako nakita na maglabas ng 12988. Kinabukasan, lalari. Yung tatlo, hinuhuli lang, kinakain na. Walang gano'n. Bakit? Lahat ng namuhunan sa networking ever since 1990s, nung ginawa ng tama, they are the one who are millionaires ngayon. Yes. Magkano iPhone? 80. Isimplenta mo na lang.
Pinagigigilan ba maraming tao? Yes. Lolodan mo ba ito? Yes. Bibilang ba ng housing na maganda yan? Yes. Protected cover yan? Yes. I-charges ba yan araw-araw? Yes. Lolodan ba yan ulit? Yes. Pag-lolod ka ba ulit? Yes. Gastos. Malibang gamitin mo sa negosyo, okay na. Bagay siya nilabas mo rito, 12,980. Nung ininom mo yung kape, without you even knowing, inayos yung pangaramdam mo, doon pa lang panalo ka. Yes. Walang talo sa taong naglabas sa Supremacy International. Would you try to imagine? Nung mag-amoy, mabango ka lang, panalo ka na eh. Buong araw natin, amoy araw tayo, di ba? Guys, ko, talaga, sabihin mo. Tog, ang atin na iisip ko talaga eh. Isipin mo ah, yung pampag... Di ba sabi ko nga sa inyo, ako nagkwento sa inyo eh. Yung asawa ko bumili ng panty. Ala. Yan, kung pala. Sabi mo, baka ko yan. Magkano yan? Sabi niya, 3-8. Diyos ko po, sabi ko, 3-8. Saan pinagkalaki niya? Sitro yan. Sabi ko na pangangal niyan. Sabi niya, dati. Tingnan mo tatak niyan. Sabi ko, tinignan. Victoria Secret, ha? Sabi ko, wala ka ng secret. Yes! E samantala namin itong araw, humilang panty, 250. Ganyang kalaki. Even the Bible said in Ecclesiastes, there is a time for everything, in a season, at every circumstance. Bible niya nagsabi nun eh. Laging may tamang oras. Ang pinag-uusapan, kailan yung timing? Kailan yung timing? Ngayon! Sabi dito ngayon, di ba? Growing people is tough. Ang mahirap kasi dyan, kagaya babalik ang pungina, much power equals much responsibility. Yes. Dahil malaki ang pwede mong kitain, hindi ganun kadaling humawak ng tao. Yes. Mag-alaga ka na raw ng 10 tsonggo, huwag lang ng isang gwapo. Yeah. Hindi wala kayo? Sige, pag sasabihin ng gwapo, hindi ako gwapo ah! Ano ka? Cute. Yeah. Tama? Kasi iba-iba tao, bakit kaya mahal, pag ikaw nakapag-grow ng tao, bakit kaya ang laki ng palit? Kasi batas yun eh. Pag may hirap, talagang mas malaki yung balik. Ano yun kayo? Yes. Trabaho ka ng 8 hours, magkano balik? 537. Magkano? 537. Magkano isang kilong baboy? 537. Patay ka na, 1 kilo pa lang, tapos na yung 537. Wala bang sampu? Mag-LPG? Yes. Magbabawa? Yes. Sibuyas? Yes. Tama? Magugulay ka? Yes. Kung prito man, mantika? Yes. Tama? Yes. Tapos isang kilo? Eh, anim kayo? Patay sa piring niya? Ikaw yung tatay ngayon, bakit ko naman? Tama ka rin.
Nakikita niyo may nakikita ko? Yes. Yes. 537, 8 hours. Wala kang boss. Sige, uwi ka na. Wala kang pang concern. Baka kasi pag pumasok ka, may trabaho ka. Pag luwag mo, hindi mo napapakilang yung trabaho. Madali. Sa Suprema, hindi kasi ito pinag-uusapan. Ladies and gentlemen, pag ginawa mo sa Suprema, sa international, hindi isang baboy lang ang usapan. Piggery ang pinag-uusapan. Kaya talagang growing people is tough. Tandaan nyo na kagad yan. Huwag kang maiinis. Pag meron ka naging downline, pasaway. Bakit? Balikan mo nung ikaw ang una. Mas pasaway ka ba? Tama? Tama! Karma, karma lang yan. Sabi mo, katabi mo, karma lang yan. Diba? Nung kayo ba inaya, sumali kagad kayo? Yes. Nung inaya ka ba umating train, umating ka ba kagad? Hindi. Nararanasan mo na. Hello? Hi! Growing people is tough, yes. But ladies and gentlemen, but growing people can change your life. Yes! The bigger dreams you have, ladies and gentlemen, the bigger dreams you have, the more hardship you can get along the way. Upline ka, makakakuha ka ng downline, woohoo! Ano yung mga ayaw ka talaga? Diyan lang kayo? Yes. Kasi lahat po kayo magiging upline. Yes, yes. Nung unang sali mo, the supremacy, matindi! Wema! Ano yung tsura? Banggain mo yan! Nag-uha mo yung katawan eh! Eto na, nagka-down na yung pasawal. Eto nangyari. Yes! Nawala na po! Tama? Ano yun kayo? Yes! Ang problema sa atin, pag nakakita ka na ng hirap, nawawala na yung energy level! Yes! Pag umupo dyan sa train, ganyan na rin. Ano yun kayo? Yes! Yes! Ano ba nangyari din? Dahil pa ito na, COVID-19, 21 na ito eh. Dapat laging ganito eh. Palabang! Hindi mo katatakutan ito kasi yung itsura niyan eh. Tama? Listen. Sabi niya, pag nahirapan ka o naiinis ka, nawawalan ka na ng interest. Breathe. Tama lang na? You're going to be okay.